Hello mga kaibigan, balikan po natin yung test pump. Para sa kaalaman po ng ating mga kaibigan, ano ba yung test pump na yan? Ang test pump po is, meron po tayong mabibiling portable. Ito yung ginagamit po ng manual, para ka-artesian oil. Okay. Yan po is ginagamit sa maliliit po na pagtitest po ng water line. Let's say sa kabayan lang, yung maliliit po na pipe works. Yung kanyang total volume po ng tubig is hindi po naman kalakihan. At saka pala, at least alam po ng ating mga kaibigan yung ano ang appearance o ano ba yung anyo ng test pump. E baka ibang test pump pong ipakita ng contractor is nagkakamali po siya. Baka gamitan po ng hangin yung water test na is mali po yan. Dapat po siya igagamit po ng tamang equipment. Ang test pump po is mayroong manual, portable, at saka mayroong pong electric. Yung electric po is ginagamit po yan kapag malaki po ang tubo. Tulad po ng mga tubo na didos, patas, gagamitan po natin yan ng electric testing pump para madali po niyang ma-pressurize ang linya kasi pag ang mga tubo na didos at gagamitan po niya natin ng portable is baka ilang oras po, hindi, baka isang araw hindi pa po tapos ang pag-build up po natin ng pressure. So yung mga tubong ginagamitan lang po ng 1, 3, 4, 1, half, gagamitan lang po niya yan ng portable test pump. Ito po yung test pump, pakita ko sa inyo. So nakita po niyo yung test pump. Yung test pump portable is ginagamit po lang yan sa kabahayan o sa mga maliliit na proyekto na ginagamitan po ng 1, 3, 4 o kaya 1 half na hindi po naman kahabaan. So balit kapag ang linya natin is kahit na po 1 yun at mahaba, gagamitan po natin yan ng electric test pump para agad-agad is ma build up niya yung pressure sa linya. Kasi kung mahabang linya ang gagamitin po ng hand pump is matagal po kayo makapag-build up ng pressure. So sa mga malalaking linya, mahaba, gagamitan po natin yan ng electric test pump para mapadali po ang trabaho. So halimbawa po, meron pa yung contractor, meron pa yung test pump. Sinabi po ng kontrako, yes, pwede po makakita ang test pump na yan. Baka yung pag nag-test sila ng linya, iba ang pang-test nila. Kasi pag-test po ng water supply line, yung pinaka-peak point po ng water line is dapat po yan, mag-i-inject sila ng water sa lowest point and then palalabasin nila ang tubig doon sa itaas. Pag nagpakawala po sila ng hangin, kailangan ng hangin po ang lalabot doon sa pinaka-peak po ng tubo. Kasi pag nag-eject ka ng water doon sa water supply line mo, lahat po ng peak point o yung matataas po na water supply outlet is dapat po naka-open. So, hayaan po natin makalabas po ang hangin at hintayin natin tubig po ang lalabas. Kapag tubig po ang lalabas, ibig sabihin wala na pong hangin sa linya. After that, pwede na pong i-pressurize ang
water supply pipe work. Kaya lang po kadali mag-pressure test. So, alamin ng kliyente, meron ba siyang test pump? Kung meron siyang ipinakitang test pump tulad ng pinakita ko kanina, so approve niya ang contractor na yan. Kaya lang, doon sa execution is dapat po tama. Pag nag-inject sila ng water sa linya, kailangan yung tubo natin is filled po ng tubig at walang hangin. Kasi pag may hangin ng linya, yung pressure po, yung pressure reading sa ating mga gauges is magkakaroon po ng magpa-fluctuate po. Hindi po magiging stable. Pag hindi po naging stable, hindi po ma-aprobahan yung pressure testing na yan. Kasi kailangan yung pressure sa initial after 2 hours is dapat po parehas. Otherwise, pag hindi po nagparehas yan, kahit na 1 bar lang po ang difference, masabihin natin na 5 PSI the test is rejected at kailangan pong ulitin, alamin ng contractor kung saan po yung tumagas. So, yala po mga kaibigan, ipinakita ko lang kung ano po ang anyo ng test pump, manual at saka electric. Para sa inyong kaalaman, test pump. Thank you very much for watching. Please subscribe. Thank you for watching. Please subscribe. Dotative Peace Sign.